Hey guys, welcome back sa ating JavaScript tutorial series. So this is part 4 and for today we will be talking about strings right after this intro. So guys, eto ang tutorial flow natin for today. So number 1, we're going to talk about strings. Then number 2, yung string length. Then number 3, string indices. Number 4, string methods. Number 5, string template literals. And lastly, we will have our tutorial challenge. So without further ado, let's begin. So guys, let's start with strings. Ano ba yung string? So last time, pinag-aralan na natin to. Ang string is one of the data types dun sa JavaScript natin. So pwede daw siya maging character, word, or sentence na dapat surrounded by double quotes or single quotes. So nakita nyo naman yan, yung mga hello world, David, yun yung mga ginawa natin last time. So they are used to display text information. So ang laman nga nun is either character, word, or sentence. So ngayon, we have a quick exercise here. So dapat ma-identify nyo kung ano yung hindi string at yung mga string dito. Okay, so na-identify nyo na ba? So kung oo, then I will reveal the answers. So, etong true, hindi siya string dahil wala siyang double quotes, boolean siya. Eto namang false, dahil naka-double quotes siya, so string siya kahit boolean yung nakalagay na value sa loob niya. Same with this, string tong number 12 na to since naka-double quotes siya. Pero pagka walang double quotes yan, magiging number yan, okay? So, etong 64 is a number since wala namang double quote or single quote. And then, lastly, we have the hello world na nakapalibot sa single quote, which is a string. Okay? So, ang string is etong false, yung 12, tsaka yung hello world. So, lagi nyo lang titingnan is kung nakapalibot sa double quotes or sa single quotes. Pagka wala yung single quote or double quotes, sure na hindi string yan. Okay? So, ayun. So, pumunta na tayo sa susunod nating pag-aaralan for today. So guys, let's talk about string length. Itong string length, very useful siya pag gusto nating makita yung number of characters sa loob ng isang string. So sabi dito, yung length daw, property siya na nagbibigay ng number kung ilan yung characters sa loob ng string natin. So for example, we have our word 1. May laman siya na hello world. And then, nilagay natin sa variable na len1 ang word 1.length. So, kinonsole.log natin yung len1, which is, ang output niya would be 11. So, bakit naging 11? Kasi nga, kinukuha natin yung length ni word 1, which is, ang word 1, is bibilangin natin to. So, age, number 1, 2, 3, 4, 5, kasama yung space, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, that's why 11 yung output nito. So, makikita nyo sa second example natin, we have word 2, which is nawala yung space, wala yung space dun sa hello world, then kinuha ulit natin yung length niya, then kinonsole.log natin, ang output na niya is 10. Why? Dahil nga kasama yung space sa binibilang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kaya 10 na lang yung output niya. So, laging kasama yung space. Kahit nasa dulo pa yan, kahit nasa unahan, nasa dulo, bibilangin yung space pagka kinukuha natin yung length. Okay? So, itry natin yan sa Visual Studio Code para mas maintindihan natin. Let's go! So, guys, same setup tayo. Makikita nyo dito sa left side, we had our HTML and then meron tayong nakakonnect na external JavaScript. Itong script.js na nandito sa baba natin. So, dito tayo magko-code. And on our right side, andito yung output natin. So, try na natin yung length property. So, gawa muna tayo ng isang word. So, mag-declare tayo ng variable, let word is equals to David. So, itry nyo kunwari yung pangalan nyo. So, ayan. Then, kukunin natin yung length nung word natin. So, word.length. Then, ayan na, naka-store na siya dito sa len na variable. So, i-alert natin yan. Alert ko yung length. Then, semicolon. Save natin. So, bago natin i-reload, bilangin muna natin kung ilan talaga yung length ng word natin na David. Okay? So, kung gamit nyo yung pangalan nyo, bilangin nyo kung ilan yan. So, makita nyo, etong David, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ang expected natin na answer. So, pagka sinave ko yan and then i-reload ko yan, makikita nyo, 5 yung answer. So, syempre, depende yan doon sa pangalan nyo kung gaano kahaba. So, kung binilang nyo, dapat tama yung sagot dyan. Okay? Okay. So, ngayon, try natin lagyan ng space sa dulo. So, nilagyan ko ng isang space sa dulo. Ngayon, ilan na yung sagot nyan? Magiging 6 na dapat yan. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kasama yung space. Lagi nyong tatandaan, kasama yung space. Then, save natin. Reload ko, makikita nyo, 6. So, doubly natin yung space sa dulo. Kahit doble yung space na yan, kasama pa rin yan sa bibilangin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nagigets nyo na? So, save ko to, then reload ko, makikita nyo, 7 na yung sagot.
So, yun lang. Ganun lang kadali gamitin yung length property. So, pwede niya gawin. Diretso yan. So, paano magiging diretso? So, tanggalin ko tong length na variable. Kunwari, etong word, i-alert na lang natin agad yung dot length niya. So, pwede din yan. Pwede nyo i-diretso yan. Hindi nyo na kailangan i-store sa variable. Then, save natin. Then, pag unreload ko, makikita nyo, 7 pa rin yung lalabas dyan. So, ganun lang. So, sana naintindihan nyo itong length. Ngayon, pumunta na tayo sa susunod nating pag-aaralan for today. Let's go! So, guys, dito naman tayo sa string indices. So, sabi dito sa string indices, eto daw individual characters, pwede natin siyang i-access by using what we call an index. So, paano yun? Makikita nyo, we have our variable here, let name is equals to David. So, meron tayong pangalan na David na string. Ngayon, makikita nyo dito sa table natin sa baba, we have what we call element. So, mapapag-aralan din natin to sa array. Kasi ang array, halos kamukha na itong string structure. Pero hindi siya array. Ha? Huwag niyong tatawagin na array ang string. String siya. Okay? So, sariling data type ang array. Okay? So, eto, string siya. Pero pwede natin siyang i-access parang array. So, yung array, next episode natin pag-aaralan. Okay? Moving on, makikita niyo dito, yung letter D daw, nasa index 0. Yung letter A, nasa index 1, yung V, nasa index 2, yung I, nasa index 3, and yung isa pang D, nasa index 4. Okay, so magsisimula tayo magbilang from 0. So kung gusto nating i-access yung letter V, ang gagamitin nating index is 0, 1, 2. So yung 2 yung gagamitin natin na index. So paano natin siya i-access? So tatandaan nyo, read-only to. So meaning hindi nyo pwedeng baguhin yung individual characters. Pwede nyo lang i-read. So, makikita nyo sa next slide, ganito i-access ang individual na characters sa loob ng string natin. So, makikita natin, we use square brackets para ma-access natin yung indices ng isang string. So, makikita nyo dito, meron tayong let name equals to David, and then console.log natin yung name, then square brackets, then sa loob yung index na gusto natin. So, ang gusto nating index is 0. And ang index 0 is anong letter? Yung letter D. Kaya ang output niya is letter D. Paano pagka pinalitan ko to ng 3? Etong name, ginawa kong 3. Ano yung magiging output niya? So kung ang sagot niyo is letter I, tama kayo. Kasi eto yon, yung index 3 is letter I. Kasi nga, sa 0 tayo magsisimula guys, sa pagka-index ang pinag-uusapan. 0, 1, 2, 3. Okay? So, ayun, ganun lang kadali. Ngayon, itry natin yung sa Visual Studio Code para mas maintindihan nyo. Let's go! Okay, so guys, we're back dito sa ating Visual Studio Code. And as you can see, andito pa rin yung ating word.length. Burahin ko lang to. Then, tanggalin ko na lang yung dalawang space sa dulo. And eto na gamitin natin. Actually, palitan natin to. Gawin natin alinear para ibang word tayo. Hindi yung nandun sa PowerPoint. Ngayon, gusto kong i-access yung letter N. Paano yung gagawin natin, guys? So, dun sa examples natin sa PowerPoint, feeling ko magagawa nyo na yan. Okay, so i-alert ko na to. Alert gagamitin ko. Then, word, anong index yung kailangan natin? So, huwag nyo kakalimutan guys, square brackets ang gagamitin. After nung identifier natin, word, gagamit tayo ng square brackets and then sa loob yung index natin. So, kung anong index yung gusto natin, pwede natin ilagay dyan. Okay? So, anong index yung letter N? So, bilangin natin, 0, 1, 2, 3. So, pang index 3 ang letter N. So, pagka nilagay ko dito, word, then 3, pagka sinave ko yan, then nireload ko to, makikita nyo, N yung lalabas. And makikita nyo, lowercase n. So, case sensitive to guys ha. Kung lowercase yan, lowercase lalabas yan. Kung uppercase yan, uppercase ang lalabas yan. So, try natin kunin yung word 0. So, ano yung word 0 na yan? Ano yung lalabas na letter? Yung A, kasi siya yung index 0. And then, nakalagay dito, malaking letter A. So, malaking letter A, pag sinave ko yan, nireload ko to, makikita nyo, large letter A yung lalabas sa atin. Okay? So, ngayon, paano pag gusto kong kunin yung last index natin, pero ayoko na, kunwari, bibilangin natin, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lalagay ko pa dito 6, bibilangin ko pang ganon. Eh, gusto ko makuha to ng hindi na masyadong nag-iisip. So, di ba, pinag-aralan natin yung length, pwede natin gamitin yung length diyan. So, word.length, so, ano ang length neto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dahil sa 1 tayo nagsisimula pagka-length, ang gagawin na lang natin, ima-minus 1 na lang natin yan para makuha natin lagi yung last letter nung isang string natin. Okay? So, ano magiging sagot dito? Word.length minus 1, ano yung sagot? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 to. Then, babawasan natin ng isa. Magiging 6.
So ngayon, pagka sa index ang pinag-uusapan natin, pag index ang pinag-uusapan, 0 magsisimula, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So lagi nating makukuha yung last na index natin. So pagka sinave ko to, then nareload ko, ang lalabas is letter E. So ngayon, kahit ano pang word ang ilagay ko dyan, for example, David ang ilagay ko dyan, sinave ko to, ano yung makukuha ko? So ang word that length natin ngayon is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 siya, 5, minus 1, magiging 4. So, sa index, 0, 1, 2, 3, 4. So, kaya makukuha pa rin natin yung last letter natin. Save, reload, makikita nyo, letter D. So, kahit ano na yan. So, maglagay tayo ng ganyan. So, backspace ko to kasi ang space is kasama lagi sa index din. Kasama yan sa bilang. So, save natin, ano ilalabas? Letter S. Kasi yung calculation natin dito will always get yung huling index. So, save ko to, makikita nyo, letter S yung lalabas. So, ganun lang. So, pwede kayong gumawa ng equation sa loob ng index natin para makuha nyo yung kailangan nyo. So, ayan. So, makikita natin. Pwede naman to. Makikita nyo. Lagyan ko ng hello. Then, bilangin natin to. 0, 1, 2, 3, 4. So, sa index, 4 yung dulo. Ngayon, gawin kong 5. Ano ilalabas sa tingin nyo? So, syempre, out of bounds na tayo. So, wala na tayong makukuha dun. Pagka sinave ko yan, nireload ko ang lalabas undefined. So, ganun yung mangyayari pagka nag-access kayo ng hindi nag-exist. Pero pag nilagyan ko ng space yan, laging kasama yung space sa bilang kahit sa index, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, kasama yung space natin. Kaya pagka sinave ko yan, and then nareload ko, makikita nyo, blank space siya. Pero yan, makikita nyo, merong isang space doon. Ayan, pagka hinighlight nyo. Ayan, so makikita nyo, pwede nyo gamitan ng equation. Actually, pwede nyo din gamitan ng variable yan. For example, let x is equals to 0. Then, lagay natin yung x dito. So, ano ilalabas dyan? Letter, age. Save. Then, makikita nyo, reload, age. So, ganun lang kadali. Ngayon, pumunta na tayo dun sa PowerPoint natin and then pag-aralan pa natin yung kasunod. Let's go! Okay, so guys, meron tayo dito string methods naman. So, tapos na tayo dun sa mga indices. Dito naman tayo sa methods, which is, ang string methods is different methods na pwede natin gamitin para i-manipulate yung mga string natin in different ways. So, makikita nyo, meron tayong method dito sa left side, meron tayong usage, and then description. So, isa-isayin natin to, kasi medyo marami siya. So, makikita nyo, our first one is to uppercase. Etong to uppercase, makikita nyo may parenthesis, i-explain ko yan later. So, ang usage niya is kailangan natin ng string which is nakalagay sa variable, makikita nyo dito, word, then lalagyan natin ng period, and then yung pangalan ng method natin, which is that to uppercase. And then, kailangan natin parenthesis, and then semicolon. Okay, so ganun yung usage niya. So ngayon, i-assume natin na yung word, yun yung pangalan ng variable natin dito. So word that to uppercase, ang gagawin niyan, ito turn niya lahat ng character dun sa loob ng string na yon into uppercase, meaning magiging capital letters yon. Then meron naman tayong to lowercase, which is kabaligtaran lang ng to uppercase, though yung identifier natin, that to lowercase, it will turn all of the characters do sa string na yon into lowercase naman. So, kabaligtaran. So, puro small letters naman. So, eto muna ang dalawa yung itry natin sa Visual Studio Code para unti-unti tayo. Kaya, let's go! Okay guys, so makikita nyo dito, and dito lang ulit tayo sa Visual Studio Code, itry natin yung string methods natin na to uppercase tsaka to lowercase. Okay, so we have our word dito na may laman na hello. Ang gagawin lang natin is, idiretso na lang natin i-alert. Makikita nyo, word, then lagay natin dot, dahil gamitin natin yung to uppercase. So, pwede yan. Then, parenthesis. Huwag nyo kakalimutan yung parenthesis, guys. Kailangan yan. And then, semicolon dito sa dulo. So, since wala naman siya sa ano, huwag nyo lalagyan ng semicolon to. Dapat yung dulong-dulo lagi nung line natin. So, sa line 2, ang dulo natin is eto. Kaya, eto ang lalagyan natin ng semicolon. Okay, guys? So, ngayon, ano ang lalabas dito sa word that to uppercase na yan? So, dapat lahat nung maliit na letters dito, yung E-L-L-O, maging malaki. So, kaya pag sinave ko to, then nereload ko to, makikita nyo, hello, magiging capital letters lahat. So, kabaligtaran naman pagka ginamit natin yung to lowercase. So, try natin gawing to lowercase. Ayan, to lowercase, makikita nyo, yung word natin, ang gagawin natin, gagawin naman natin lowercase lahat. So, pagka lowercase na siya, walang mangyayari, pero pagka uppercase yan, magiging maliit yan. So, yung age natin, which is uppercase, pagka sinave natin to, dapat maging maliit yung letter age natin. So, pagka reload ko, makikita nyo, ayan. Okay? So, guys, kailangan ko lang ding sabihin sa inyo na hindi nyo pwedeng gawin to. So, pagka kunwari, kinapi ko to, pinaste ko dito, makikita nyo, word that to lowercase. Then, inalert natin yung word. Save ko to. So, marami nagkakamali dito, guys, kaya take note. Then, lagyan ko sa semicolon dito. So, makikita nyo, ginawa na nating lowercase,
yung word dito sa line 2. And then, inalert natin yung word. Pero pagka sinave ko to, then nireload ko to, makikita nyo malaki pa rin yung letter H. Bakit kaya ganun, guys? Kasi guys, hindi nito binabago yung mismong string. Okay, ang binabago niya is gumagawa siya ng sarili niyang string and then ini-store niya dito sa mismong lugar na to. So meaning, hindi mapapalitan yung word na variable natin. Kaya ang kailangan natin gawin is word is equals to word.lowercase para ma-overwrite yung luma nating word. Okay, so pagka sinave ko to, then na-reload ko, tsaka lang gagana yung .lowercase natin. Marami kasi nagkakamali dyan, kaya I just wanted to make sure na naiintindihan niyo yun. So pagka ginawa kong .uppercase to ulit, save natin, and then reload ko, makikita nyo uppercase lahat ng letters natin. Okay? So, yun lang guys. Ngayon, pumunta na tayo sa susunod pa nating mga string methods. Let's go! Okay, so continuing on, dito naman tayo sa mga trim. So, etong trim naman, makikita nyo word.trim. Ano ginagawa ng trim? It will remove extra spaces dun sa start, tsaka dun sa end nung string natin. So, yun nakikita nyo kanina, di ba yun sa dot length, binibilang niya yung mga spaces. So ngayon, ang gagawin ng trim, tatanggalin niya yung mga spaces sa dulo tsaka sa unahan. Okay? So makita nyo, yun yung trim. Meron din tayong trim end, which is self-explanatory. It will remove extra spaces dun sa dulo ng string natin. Sa dulo, hindi sa unahan. Okay? So ito namang trim start, ang tatanggalin niya na space is yung nasa simula. So self-explanatory. So, itry na natin to sa ating Visual Studio Code. So, ito yung usage niya, ha? So, word.trim, then word.trim end, and then word.trim start. So, kaya pumunta na tayo sa Visual Studio Code natin. Let's go! Okay guys, so we're back dito sa ating Visual Studio Code. Meron pa rin tayong hello dito. And then, ngayon, itatry na natin yung trim. Para matry natin yung trim, kailangan natin may space tayo sa unahan, tsaka sa dulo. And then, dapat, i-alert natin yung length niya. Okay, then semicolon. So, ilan yung length na itong word natin na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 ang lalabas dyan. Pagka sinave ko yan, and then nireload ko, makikita nyo, 7 yung lalabas dyan. Kasi, meron tayong space sa unahan, tsaka dun sa dulo, which is, kadalasan ayaw naman natin may space sa unahan, tsaka sa dulo, diba? So, gusto natin wala yon. Kaya, gagamitin natin yung trim. So, makikita nyo dito, guys, bawal nyong gawin to, ha? Pagka ginawa nyo tong word.trim, then semicolon, then sinave ko to, then nireload ko, makikita nyo 7 pa rin yung length. Kasi wala namang natanggal dun sa spaces. Again, kanina pinag-usapan natin to, etong word.trim na to, sinasave niya yung string dun sa line 2 din. Meaning, hindi niya pinapalitan yung variable natin na word. And by the way guys, kung ano yung identifier, yun yung gagamitin nyo dito guys ako. So kaya kung ginawa kong x to, dapat x.trim, then x.length. Okay, so gets nyo naman yun. Ngayon, dapat i-assign ko din to sa letter x. So, yung x natin, gagawin natin x.trim. Meaning, mawawala yung unahan na space tsaka yung dulong space kasi trim yung ginamit natin. So, pagka sinave ko to, then nireload ko, makikita nyo 5 na lang yung lalabas kasi tinanggal natin yung dalawang space. Ano yung dalawang space na yun? Etong nasa unahan tsaka etong nasa dulo. Kaya ngayon, eto na lang hello yung natira. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so nagagets nyo ba yun? Okay, so sana nagagets nyo yun. So, ngayon, doon naman tayo sa trim end. So, pagka trim end, eto lang yung tatanggalin niya. So, i-alert natin yung mismong x natin. Okay? Yan, so i-alert natin yan. Save ko to. Makikita nyo, pagka tinrim natin yung end yan, mawawala dapat yung space niya sa dulo. So, pagka sinave ko, then reload ko, makikita nyo, hindi nyo kasi kita yung space. Pero pagka dinrag nyo, makikita nyo, walang space. Pero merong space sa unahan. Makikita nyo, pwede nyo i-highlight yung space sa unahan. Okay? So, tanggalin ko yung trim end. Tanggalin ko yung trim end na yan. Save ko. Reload ko. Makikita nyo, may space din sa dulo. Ayan, may space sa dulo, then may space sa unahan. Okay? Then ngayon, gamitin natin yung trim start. Then parenthesis, then semicolon. Pagka sinave ko to, then reload ko, makikita nyo, meron pa rin space sa dulo, pero wala na yung space sa harapan. Makikita nyo, wala na akong maha-highlight dun sa harapan. So, yun yung ginagawa nung trim natin. So, iti-trim ko lang ha. So, yung trim natin na sa simula, tsaka sa dulo, pagka-sinave ko yan, nireload ko, wala na siya space as in. And another thing to note, pagka yung space is nasa gitna, hello world, then nilagyan ko ng space dito, hindi matatanggal tong space sa gitna kasi nasa gitna naman siya ng mga string. Kaya pagka sinave ko to, then nireload ko, makikita nyo yung space sa hello world, nandun pa rin siya. Pero yung space sa unahan, tsaka doon sa dulo, wala na. Ito na lang nasa gitna ng space. So ganun yung ginagawa ng trim. I hope na malinaw sa inyo yun. So kung may tanong kayo dyan, just comment sa ating comment section. So punta na tayo sa susunod natin pag-aaralan. Let's go! Okay, so guys, dito pa rin tayo sa string methods, pero kung mapansin nyo, meron tayong dalawang bago.
Meron tayong replace, tsaka replace all. So, self-explanatory yan. Ang replace, ang ginagawa niya, i-replace niya yung unang matching na word dun sa string natin. So, for example, gusto nating i-replace yung dog into cat. So, paano yun? So, makikita niyo ito usage. Word that replace, and then meron tayong parenthesis, and then sa loob ng parenthesis, may ilalagay tayo from, tsaka comma, to. So, string din tong laman neto. So, for example, from dog, gagawin nating cat. So, lalagay niyo lang dito, dog, tas cat. Okay? So, itatry natin yan sa Visual Studio Code para mas maintindihan nyo. Medyo nakakalito kasi pagka-explain lang. So, meron din tayo replace all. Ito namang replace all, self-explanatory din. So, replace all lang gagamitin natin sa usage. And then, same yung lalagay natin, from, tsaka to. Ang ginagawa naman nito, i-replace niya lahat ng matching na words sa isang string. So, ito kasi yung first matching lang. So, meaning, pagka may dalawang dog, yung isang dog lang yung mapapalitan into cat. Pero ito, pagka may dalawang dog, lahat ng dog na yun mapapalitan into cat. Okay, so ganun yung parang ano niya, logic. Kaya pumunta na tayo sa Visual Studio Code para mas maintindihan nyo. Let's go! Okay, so we're back dito sa ating Visual Studio Code. Itatry na natin yung replace. Makikita nyo, gawa lang ako ng sentence dito. Let S is equals to, for example, I have a dog. My dog is cute. Then period. Then semicolon. So yan, meron tayong I have a dog, my dog is cute. Gusto natin palitan yung dog into cat. Okay, so gagawin natin, again, kailangan nyo ilagay sa loob ng variable natin yon. S is equals to, then yung S, i-replace natin yung, again, yung from dog, gusto nating maging cat, then semicolon. Ano to ah? Case sensitive. Kung maliit yung dog ng dog, dapat maliit din yung dog ng dog natin dun sa replace. Okay? Kung ano yung nasa sentence, yun din dapat yung nandun sa replace. And then, ang i-replace natin is cat. Okay, papalitan natin siya ng cat. And dahil replace yung gamit natin, ang mapapalitan lang is yung unang occurrence. So, yung unang dog. So, etong dog na pangalawa, hindi mapapalitan yan. Kaya pagka in-alert natin yung S, then semicolon, sinave ko to, then reload ko, makikita nyo, I have a cat. Pero nakalagay, my dog is cute. So, yun yung ginagawa nung replace. Yung unang occurrence lang. Yung unang matching na word lang. Okay, so ipapakita ko lang din sa inyo na case sensitive yan. Pagka nalagay ko malaking letter D dito. So, yan, malaki yung letter D nung dog. Pagka sinave ko yan, then reload ko, makikita nyo, hindi mapapalitan yung dog. So, kasi nga, yung letter D natin is maliit. And ang nilagay natin sa replace is malaking letter D. Okay, so, yun. So, gagawin naman natin, replace all. Okay, so ang gagawin nito, lahat naman i-replace niya. Meaning, itong unang dog tsaka yung pangalawang dog, mapapalitan lahat yan. Okay, so makikita nyo, replace all natin yan. Save ko to, then reload ko to, makikita nyo, I have a cat. My cat is cute. So, na-replace siya. So, ganun lang kadaling gamitin yung replace tsaka replace all. And also, wala siyang pake kung walang space yan. So, kunwari, walang space yan. Tinanggal ko yung space, ha? And so, dikit-dikit yan. Malalaman pa rin niya na meron dog dito kasi ang i-check niya is yung pinaka-letters niya. Okay? So, pagka-sinave ko, then nireload ko ito, makikita nyo, I have a cat. My cat is cute pa rin. Napagpalit pa rin niya kahit walang space doon sa paligid ng dog natin. So, ganun lang kadaling gamitin yung replace tsaka replace all. So, sana naintindihan nyo yun. Ngayon, pumunta na tayo doon sa susunod pa nating string method. Let's go! So guys, ito na yung huling ituturo ko sa inyo na string method, which is yung slice natin. So marami pang string methods guys, pero hindi ko na tinuro lahat kasi sobrang rami nun. Pero lahat ng tinuro ko dito is definitely yun yung pinaka ginagamit lagi. Okay, so kung gusto niyo pa mag-search up ng iba't ibang string methods, so ilalagay ko sa description yung link kung saan niyo pwedeng hanapin yung mga string methods. With that being said, tuloy tayo dito. So meron tayong slice. Ang ginagawa ng slice from the word itself, kukunin lang niyo yung part ng string by specifying yung start and yung end index natin. So pinag-aralan naman natin yung mga indices, so sigurado ako madali niyo na lang magigets to. So ang usage niya is yung identifier natin, word, then period, then yung slice, then parenthesis, and then sa loob ng parenthesis, kailangan natin i-indicate yung start index and then kung saan siya mag-end na index. Okay? So yung end index, hindi siya kasama. You'll get what I mean pagka-tinry na natin. Kaya pumunta na tayo sa Visual Studio Code and i-try natin tong slice na to. Let's go! Okay, so guys, we're back dito sa ating Visual Studio Code. And as you can see, meron pa rin akong sentence dito, which is, I have a dog, my dog is cute. Ang gusto lang natin kunin, for example, is yung have. Gusto natin makuha yung have. Ngayon, gagamit tayo ng slice. So, gagawin ko, S is equals to S.slice. And then, ang kukunin ko is, bibilangin natin yung start index. So, kailangan natin na start tsaka end, di ba? So, ayan. Kunwari, ayan yung start tsaka end. Palitan natin. So, ang start natin should be 0. So, sa 0 ang index, 1, 2. So, gusto natin magsimula sa letter H. Kaya, ilalagay natin is 2.
Okay, so tama yan. So, sa age. Ngayon, gusto natin malaman yung end, which is gusto natin sa letter E magtapos, ba? Diba? So, ang gagawin natin, 2 dito, then 3, 4, 5. So, ba diba, 5 ang ilalagay natin dito. Pero guys, mali to. So, kagka in-alert ko yung S na yan, makikita nyo, then semicolon, save ko to, in-alert ko yan ha, makikita nyo, ang lalabas lang, have na walang letter E. Kasi nga guys, ito yung sinasabi ko kanina doon sa PowerPoint, na hindi kasama yung end index. So, kung pang number 5, yung end index natin, 0, 1, 2, 3, 4, 5, yung letter E yung pang 5, hindi siya isasama. Kaya, lagi nating dapat dagdagan ng isa para masama yung gusto nating isama. Okay? So, ngayon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etong space na yung pang 6. So, hindi kasama yung space. Pero, ang kasama is etong 2, 3, 4, 5. Okay? Yung 6, hindi included. Okay? So, save. Then, reload. Makikita nyo, makukuha na natin yung have. So, walang space yan sa dulo. Makikita nyo, have lang yan. So, ganun lang kadaling gamitin yung slice natin. So, as a review, paano pag gusto kong kunin yung dog? Ano yung dapat lumabas? Pagka yung dog yung gusto nating kunin. So, syempre, s.slice, yung start index natin, bilangin natin, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. Makikita nyo dito, 9. And then, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, 11. So, syempre, hindi tayo sa 11 titigil kasi hindi kasama yung end index. Sa 12 tayo titigil. So, 9, 12. Okay? So, save natin. And then, pagka nireload ko to, makikita nyo, makukuha na natin yung dog. So, as a review, so, kung nagawa nyo yun ng hindi nyo hinintay yung video, then very good. So, yun guys. So, sana naintindihan nyo yung mga string methods. Ngayon, pumunta na tayo sa string template literals. Kaya, let's go. So, guys, let's talk about string template literals. So, eto string template literals na to, papadaliin na ito yung buhay nyo sa paggamit ng string. Kasi, sobrang dali niyang gamitan as in. So, makikita nyo dito, ang pwede natin gawin is mag-create ng string gamit yung backticks natin. Alam nyo ba kung nasaan yung backtick? So, yung backtick, guys, is nasa ilalim siya ng escape button sa keyboard natin. So, makikita nyo, yun, meron squiggly line, then nandun yung backtick natin mismo. So, pagka pinindot nyo yun, yun yung lalabas na backtick. So, makikita nyo, pwede natin gawin is nag-declare tayo ng variable let word is equals to backtick na gamit natin. So, this is still considered as a string. And then, sa loob nun, meron tayong string literals na word. And isang benefit nito is kung mapapansin nyo, pwede na tayong gumamit ng double quotes sa loob ng string natin. Kasi, hindi nga tayo pwedeng gumamit ng double quotes sa loob ng string natin dati kasi nga mismong nasa labas niya is double quotes, which is hindi gagana, magkakaroon ng error. So, kaya ngayon, pagka backticks yung ginamit natin, pwede na natin gamitin yung mga illegal characters na to. Katulad nung single quote, pwede na din natin gamitin. So, yan yung isang use case ng string template literal. Pero, there's more. Ito, isa lang yan sa benefit. Meron pa tayo second benefit. So, etong second benefit na to is mas maganda, which is pwede na tayong gumamit ng dollar sign and then curly braces para makapagdagdag na expression inside the string such as variables or mathematical expression. So, ano meaning ko neto? So, naalala nyo, pinag-aralan natin yung concatenation. Gagamit pa tayo ng plus sign. Tapos, nakakalito kasi napakaraming plus sign. So, etong string template literals, it solves all of that. So, mamaya makikita nyo din yan sa tutorial challenge natin. So, makikita nyo, let name is equals to David. So, ngayon, meron tayong variable na name. Ang laman niya is David. Kinonsole.log natin yung hi using backticks, then comma, and then dollar sign, and then yung curly braces natin. And then, yung variable natin nandun sa gitna ng curly braces, name, then backtick ulit. Ang lalabas dito is hi David. So, hindi kasama yung dollar signs tsaka curly braces. Alam nung ating JavaScript na hindi kasama tong dollar sign tsaka curly braces. Kaya lalabas lang dyan, hi David. So, instead na mag-concatenate tayo using plus sign, gagamit na lang tayo ng backtick and then yung dollar sign tsaka curly braces para mas makita natin ng maganda yung itsura nung pagkakakongcatenate natin. And again, hindi lang variables na pwede nyo ilagay dyan, pwede din kayong mag-perform ng mathematical expression sa loob nyan, which is mas convenient para sa atin, di ba? So, itry natin ngayon yan sa Visual Studio Code para mas maintindihan nyo kung ano ginagawa nito string template literals. Let's go!
So guys, we're back dito sa ating Visual Studio Code. I-try natin yung mga string template literals natin. So, gawa tayo ng variable. Kunwari, let sentence. So, let send na lang. Then, gagamitin natin yung backticks natin. So, magka-partner na backticks. Then, type natin string literals, for examples. So, ang isang benefit is pwede natin yung gumamit ng double quotes dyan sa loob ng string natin, makikita nyo. So, dati bawal yan. So, gawin ko double quotes itong yung labas. Yan, makikita nyo mag-e-error. Pagka double quotes yung gamit natin, ay gusto natin naka-double quotes itong literals. So, ngayon, pwede tayong gumamit ng backtick para madali na nating magawa yun. So, pwede din yung single quotes, guys, kung makikita nyo sa loob ng string natin. Yan, so, gagana na yan. So, ngayon, pagka sinave ko to, then inalert ko yung send pala, yan, then, save ko, then, nireload ko, makikita nyo, string na naka-single quotes, and then yung literals, naka-double quotes na. So, gumagana siya. So, very convenient na para sa atin mag-type ng kahit ano dun sa loob ng string natin. Okay? So, ganun. And another thing is, yung tinuro ko sa inyo kanina, pwede kayong gumamit ng variables at mga mathematical expressions sa loob. So, dati, pagka nag-declare tayo ng variable, for example, let first name, nilagay ko David. So, yan, gagamitin ko yung normal na string. Then, semicolon. Pagka nag-alert tayo or nag-console.log, then, semicolon, lalagay ko lang dito, hi, and then, comma, then, kailangan kong i-gamitin yung plus sign, then yung first name, para lumabas yung hi, David. So, pagka mahaba yan, kunwari gusto natin lagyan ng period sa dulo, ayan, may period. Gagamit pa ulit tayo ng plus, then, tsaka natin gagawin ulit yung double quotes, then may period pa. Which is, save ko to, kanireload ko to, lalabas yung hi, David, which is, tama naman yon, so, walang mali dun. Pero, instead na gantong kahaba yung gawin natin, meron tayong mas madaling way, which is using backticks. So, pagka gumamit tayo ng backticks, then nilagay natin hi, then comma, then gagamit lang tayo ng dollar sign. Then, magka-partner na curly braces, and then ilalagay lang natin yung variable natin doon, first name. Then, lagay lang natin yung period after nung ating dollar sign tsaka curly braces, makikita nyo ito yung period. Pagka sinave ko to, pagka nareload ko to, hi David. So, same lang, pero hindi na natin kailangan gumamit ng napakaraming plus sign. So, kung naalala niyo yung unang challenge natin, which is napakaraming plus sign na ginamit natin, nagkalito-lito pa nga tayo, diba? So, ngayon, hindi na tayo magkakalito-lito kasi pwede na natin gamitin tong dollar sign tsaka yung curly braces. So, kahit ano na ilagay niyo dito, welcome to Jollibee. Yan, lagay natin ganyan. So, save ko to. Then, reload ko. Ayan, hi David, welcome to Jollibee. So, madali na lang. Ngayon, na alam nyo na tong string literals na to, pag-experimentuhan nyo. So, eto pang isa. So, for example, tuwa tayo ng let num1 is equals to 5 and then let num2 is equals to 3. So, ang ano na ito, kasi diba pinag-aralan na natin yung operators. So, pwede natin pag-addin. So, gawa tayo ng let sum is equals to num1 plus num2. So, yan, meron na tayong pinag-add. So, ang sagot dito is 8. Ngayon, gusto natin siyang i-display. I-display natin siya with yung equation kasama yung 5 plus 3 then equals 8. Gusto natin ganun. Eh, kaso ang hirap nun pagka magpa-plus tayo ng concatenation. So, papakita ko sa inyo yung normal na way na ginagawa. Ah. So, alert ko to. Then, ang gagawin ko, lalagay ko yung num1 dito. Then, ipa-plus ko sa string num plus din yung laman. Nakakalito, di ba? Then, ipa-plus ko ulit sa num2. Then, ipa-plus ko sa equal sign. Then, ipa-plus ko dun sa sum. So, concatenation yung ginagawa natin dito. Kaya, ang lalabas dito, 5 plus 3 equals yung sum natin, which is 8. So, lagyan ko lang ng spaces dun sa paligid para malinis tingnan. So, ganyan yung itsura, ang dumi nung pagkakakonkatenate natin. Di ba, napakahaba, which is nakakainis siya. And hindi siya intuitive. So, pagka sinave ko to, tama naman yung lalabas dyan. Pagka nareload ko, makikita nyo, 5 plus 3 is equals to 8. Pero guys, alam nyo ba na may mas madaling way ulit tayo using backticks, di ba? So, try nyo nga gawing backticks to. So, as a challenge sa inyo. So, kung nagawa nyo yan, then very good kayo. Magagawa nyo na yung tutorial challenge natin pag nagawa nyo to. Okay, so with that being said, itry natin ngayon. So, mag-alert ako dito. Hindi ko muna i-delete para mapag-compare nyo. Gagamit ako ng backticks. Then, gagamitin ako ng dollars and tsaka curly braces. Then, lalagay ko lang num1. Then, lalagay ko lang plus na sign na string. So, madali na lang. Then, dollar sign ulit. Lagyan ko lang ng space sa paligid. Then, num2. Then, equals na sign. Then, dollar sign ulit. Then, yung sum natin. So, andali na lang. Ngayon, ang dali na lang yung basahin din. Makikita nyo, 5, then yung string na plus, 3, then yung equals na string, and then yung sum natin, which is 8. So, 5 plus 3 equals to 8. So, ganoon na lang kadali. Kesa ganito, napakaraming addition doon sa loob, nakakalito pa. So, pagka sinave ko to,
Na-reload ko, makikita nyo. Ayan, 5 plus 3 is equals to 8 yung una natin. Then pag in-okay ko, yung pangalawa, 5 plus 3 equals to 8. Then, same siya na output, magkaiba yung solution niya, which is, kayo na bahala kung ano yung mas efficient sa inyo. Okay, so makikita nyo, pwede din natin gawin. Tanggalin ko yung sum, tsaka yung alert natin. Pwede kayo directly mag-add dito, num1 plus num2. So dahil number tong dalawa na to, mag-a-add siya mathematically. So mag-a-add siya 5 plus 3 talaga. So magiging 8. Kaya pag sinave ko to, na nareload ko, makikita nyo 5 plus 3 is equals to 8 pa rin. So yun, so sobrang raming benefits ng paggamit ng string template literal. So pag-aralan nyo na lang, then paghaluhaluin nyo yung mga natutunan nyo sa mga last episode, huwag nyo kakalimutan yun kasi very essential yun para maintindihan nyo yung logic as a whole, and then tsaka nyo i-apply sa sarili nyo yung mga program na gustong gawin. So, yan, hindi kasi na ituturo guys ang logic, kayo ang mag-explore na. So, with that being said guys, pumunta na tayo sa ating tutorial challenge for today's video. Let's go! So guys, sa mga sumusubaybay dun sa ating series, magiging ano to, familiar sa inyo yung challenge na to kasi ito yung unang-unang challenge natin. Pero this time, sabi dito, gumawa daw tayo ng program na gumagamit ng string, template, literals, and variables para i-display natin yung output below. So yan, yung output natin, Alinear, the friendly neighbor, waved at David as she walked by David's house. David smiled back and invited Alinear in for a cup of coffee. Again, yung words daw na naka-bold represents a variable. Meaning, yung Alinear dapat naka-store sa variable, yung David naka-store sa variable, yung she, tsaka yung coffee naka-store sa variable para mabilis natin mapapalitan. And ang twist is gagamit tayo ng string template literals instead na i-concatenate natin using plus sign. Okay, so yun ang challenge natin for today. Madali lang yan, guys. So, ayun, i-post nyo na yung video and then i-try nyong gawin. So, nagawa niyo na ba? Kung nagawa niyo, then very good kayo. So, dun sa mga hindi nakagawa, that's okay. We'll do it step by step and then i-explain ko sa inyo. Kaya pumunta na tayo sa Visual Studio Code and i-try tong challenge na to. Let's go! Okay, so gawin na natin tong ating challenge. Kung makikita niyo, ito yung reference ko. And same lang naman yung gagawin natin dun sa unang challenge natin. Gagawin lang muna natin mga variables natin. So, lagay lang natin let P1, which is for person 1. So, kahit ano gusto niyo ipangalan dyan, okay lang. Then, equals Alinear. So, si Alinear to. And then, yung person 2 natin, which is si David. So, yan. Gagamit ako ng normal na string dito. Di pa ako gagamit ng template literals. Dun tayo sa mismong i-alert natin gagamit ng template literals. Okay? Then, semicolon. Then, ang pangatlong variable is yung she. So, let pronoun. So, let pronoun equals to she. And then, ang kasunod is yung coffee. Okay? So, yung coffee. So, gagawin natin, let drink is equals to coffee. So, yan. So, ito ang mga variables natin. So, ngayon, i-compare nyo kung gaano kahirap yung ginawa nyo doon sa unang tutorial challenge natin versus dito sa challenge na to. So, makikita nyo, ang gagawin ko lang is mag-alert na ako. Yung semicolon, lagay ko lang dito, Alinear the friendly neighbor. Lalagay ko siya sa backticks, guys, ah. So, Alinear the friendly neighbor. Papalitan ko tong Alinear kasi nasa loob siya ng variable. Dollar sign, then P1. Ayan, so dollar sign tas P1 na lang gamit natin ngayon. The friendly neighbor, then after nun, waved at David as she walked by David's house. So, copy na lang natin buo yan. Then, paste ko dito. Then, the friendly neighbor, dalagay ko space. Tapos, etong David, papalitan natin kasi isa siyang variable. So, eto yung person 2 natin. So, dollar sign, then P2. So, dali na lang. Pati etong David na to, papalitan lang natin ng dollar sign, P2. So, yung last time, ang gulo kasi, di ba, puro plus. Ngayon, hindi na. Then, etong she. So, yung she, nakalimutan natin she. Etong she, papalitan lang natin dollar sign, then pronoun. Ayan. So, ngayon, mababasa na natin to. Muna, basahin muna natin. Alinear, which is P1, the friendly neighbor, waved at David, which is P2, as she walked by then David's house. Okay, so tapos na tayo dun. Then, David smiled back and invited Alinear in. So, dun muna tayo. Paste ko sa dulo ulit. Then, titingnan lang ulit natin yung mga variables na kailangan palitan. So, eto si David, gagawin nating P2 kasi siya yung P2. And then, si Alinear, gagawin nating P1. Then, in, kukunin na natin kasunod for a cup of coffee. So, lagay lang natin. Paste lang ulit natin. For a cup of, then dollar sign, then lalagay lang natin drink. Okay, so ganun lang kadali. Ngayon, ang dali niyang basahin. Alinear, the friendly neighbor waved at David as she walked by David's house. David smiled back and invited Alinear in for a cup of
coffee, which is yung drink natin. So, pwede natin palitan yan. So, save muna natin, then reload natin para makita nyo. So, ayan na. Hindi ko nababasahin. And kung mapapansin nyo, same nung output natin dun sa unang tutorial challenge natin. Pero ngayon, mas madali na natin siyang magagawa dahil dun sa string template literals. Okay, so ngayon, pwede natin palitan tong mga pangalan dito. For example, palitan natin ng Jmar tsaka Mariel. Ayan. So, dahil si P1 is lalaki, gagawin kong he. And then, ang ininom nila is iced tea. Ayan. So, save natin to. Ang mangyayari dito is mapapalitan lahat ng variables natin na pinagagamit dito. And pagka nareload ko to, makikita nyo ang lalabas. Jmar, the friendly neighbor, waved at Mariel as he walked by Mariel's house. Mariel smiled back and invited Jmar in for a cup of iced tea. So, ayun. Sobrang dali lang gawin, di ba guys? So, yun. So, I hope na marami kayo natutunan dito sa ating episode na to. So, ayan, ang haba ng konti dahil nga sa strings, marami pa yan sa loob. Then, sa next episode natin, ari isang pag-uusapan natin. So, kung may tanong kayo dito sa mga strings, just comment sa ating comment section and I'll get back to you as soon as possible. So, thank you very much for watching this video and as always, guys, I will see you in the next video. Goodbye!